Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Turkey. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano ako nakapunta dito sa Turkey ng libre. Free po ang pagpunta ko dito. Wala po akong nagastos. Zero. 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 Bansang Turkey po ay hindi po madali makapunta dito, lalong-lalo na ang mga bansang na belong sa third world country. Kailangan po talaga ng visa papunta dito. Aside sa kung ikaw man po ay nabilong sa third world country, pero meron kang current Schengen visa or US visa, hindi mo na po kailangan pang pumunta ng Turkish Embassy kahit saan ka man, pwede ka nang mag-apply ng e-visa or tinatawag nilang electronic visa sa website ng Turkey. Noong 2010, ako po ay nagtatrabaho sa Middle East sa Saudi Arabia, dun po sa Buraida Al-Ghassim. Isa po akong nurse or emergency nurse sa King Fahad Specialist Hospital. So, I am working in the government. Tatrabaho po ako sa gobyerno ng Saudi Arabia as a nurse. So, we are allowed to go out from the country every 10 months. Meron po kaming 50 days vacation. So, ang ginawa ko po, dahil ayok po umuwi ng Pilipinas, nag-tourist visa po ako dito sa Turkey. Noong 2010, ako po ay pinadalhan ng invitation letter ng tatay ni Asya, ng kanyang pamilya. Hindi lamang po siya, kundi ang kanyang buong pamilya, ang nanay at ang kanyang tatay. Ang tatay po ng batang ito, or ang kanyang lola at lola, ang gumawa ng invitation letter para sa akin noong nasa Saudi Arabia po ako. Noong ako po ay binadalhan nila ng invitation letter through mail, kasi dati wala pa man po masyado yung ano, yung mga isi-send mo sa WhatsApp. Wala pa po yan noong panahon, 2010. Ang ginawa niya, nag-send siya ng mail through cargo at din pinadala po dun sa akin sa Saudi Arabia ang kanyang invitation letter na signed by his parents. Kaya hindi pa po ito dati naka-apostil or naka-notarize, kundi sulat kamay lamang po at pirmado nila. Hindi sulat kamay, siyempre naka-computerize. Tapos pinadala sa akin, pirma ang nanay, tatay at ang kanilang mga IDs. Kasi hindi pa po kami dati nag-a-apply sa online, kaya so personally po ang pag-a-apply. Wala pa pong online application nung panahon. Punta po ako sa Riyadh, sa Turkish Embassy sa Riyadh, tapos nag-apply po ako. Sinabit ko po yung invitation letter, yung aking working contract, yung itinerary, yung aking plane ticket back and forth, okay. And then yung aking visa, kasi meron po akong multiple visa sa Saudi, kaya anytime pwede po akong pumasok at lumabas ticket in a year. Ayun po, nagpunta po ako doon at nagbayad po ako ng 298 Turkish lira or 298 real, kasi ang equivalent noon dati 1:1 lang. Kung tatanungin niyo po ako, nag-book po ba ako sa tourism agency? Hindi po ako nag-book ng any tourism agency. Nag-apply po ako personally, dala-dala ko yung mga dokumento. About naman po sa ticket, back and forth. Ang ginawa ko po, kasi meron po kaming free ticket from the Middle East na binibigay sa amin, na allowed kami every 10 months ng vacation. Yun po, imbis na uwi ako ng Pilipinas, pina-convert ko po yun ng Turkey flight. Mas mura po ang Saudi to Turkey from Saudi to Philippines. So, ang ginawa ko po, gi-convert ko po yun as business class, yung aking back and forth na plane ticket. Good only if you are working in the government of the Saudi Arabia, kasi po sila po ang nag-provide ng free airfare ticket sa inyo plus 50 days paid vacation para sa kanilang mga workers. How many days the Turkish embassy give you a visa? They only give me 30 days. Nagtawad-tawad pa po ako doon. Sabi ko 42 days po, kasi kailangan ko po ng 42 days na bakasyon sa Turkey. Sabi po ng taga-embassy, hindi po pwede, mag-extend ka na lang doon sa Turkey ng ilang days, kasi 30 days lang ang binibigay nila sa mga first touristic visa.
happened is I stayed in Turkey for 42 days. Tapos nagbayad na lang po ako ng extension penalty ng 12 days upon departure sa immigration office po. Pinabayad po nila ako ng about mga 170 plus lira doon sa airport. So, panahon yung 10 years ago, malaki-laki na rin po yung amount na yun. Kayo po ay nakatira sa Middle East. Napakadali po kumuha ng visa from the Middle East to Turkey. Kung touristic visa po ang kailangan ninyo na magpunta doon at wala po kayong invitation letter from the family, there are two ways to go. You go on your own by providing your working permit, your visa, your airfare ticket, and your travel itinerary. Tapos, yun, isasabit mo po yun lahat sa embassy. Kung saan man po kayo sa Middle East. Kung kayo naman po ay nag-a-apply as invitation by invitation letter, ngayon, kailangan nyo lang po na mag-apply online. Isasabit yung mga dokumento, tapos papatawagin po kayo kung kailan yung physical appearance ninyo sa embassy kung saan man po kayo, sa Turkish embassy, kung saan bansa kayo. Ang ipoprovide niyo po pag may invitation letter from, halimbawa may mga boyfriend kayo dito or may mga kaibigan, kailangan lang yung invitation letter. Kung meron po kayong bank statement account, currently mas advantage din po yun kasi may pera kayong ipoprovide sa pagstay niyo dito. Tapos yung airfare ticket, yung visa. Tapos yung kailangan yung ticket nyo is back and forth, ha? Back and forth. Kasi kukwestiyonin kayo yan sa immigration pagdating nyo dito or kahit paalis kayo dyan sa Middle East, saan ang inyong returning ticket or returning flight details. Kailangan po yung passport ninyo, valid po yan within 3 to 6 months. Okay, sa pag-apply. Sa Middle East, hindi po talaga sila masyado stricto sa palabas ka kung 3 months na lang yung passport mo. Pero pag galing po kayo sa Philippines, napaka-stricto po nila. Kailangan mo ng 6 months validity ng iyong passport. Naman po sa travel on your own, kailangan mo po talaga ng hotel booking. Kailangan ipapakita mo sa kanila yung itinerary travel mo kasama ang iyong hotel bookings. Kailangan mo kung halimbawa mag-stay ka sa buong Turkey, kailangan yung hotel accommodation mo nandoon din nakalagay within your stay in the whole Turkey. Napaka-easy na lang kumuha ng bookings. Kahit wala kayong hotel bookings, kung meron po kayong Airbnb bookings, pwede na po yun. Pilipino na pang po na nag-a-apply papuntang Turkey, kahit saang bahagi kayo ng mundo, mapa-Pilipinas, Middle East, or Amerika, or sa Europe, kung meron po kayong current Schengen visa, active at US visa active, mag-apply naman po kayo ng online electronic visa. Ibibigay po kaagad nila automatically ang inyong electronic visa. And upon arrival, ipapakita nyo lang yung print out yung electronic visa sa airport. Tatanggapin na po kayo. Yan po talaga ang advantage pag meron kayong current Schengen visa at current US visa valid. My why I say that I come to Turkey free because nung pumunta po ako dito, wala po ako talagang ginastos. Yung airfare ko libre, yung pamasahe ko lang po pamunta sa embassy kasi nagbayad po ako ng taxi papunta doon sa Turkish embassy sa Riyadh. O yun lang po ang binayad ko. Yung visa ko po is 298 it's cheap, it's like nothing. Kaya masasabi ko talagang libre yung pagpunta ko dito sa Turkey. Hindi po ako dumaan sa agency, hindi po ako dumaan sa agent, din po ako dumaan sa escort. Galing po ako ng Middle East to Turkey ng 2010, 2011, ng 2012. So, in the 2012, I stay na dito sa Turkey kasi nag-asawa na kami ng tatay ni Asia. Kaya I have to stay na for my family. Long I live in Turkey. It's almost about 10 years na po ako na nandito sa Antalya, Turkey. I have no plan to move in other city, in other country. The only thing I want to live is in Turkey and in the Philippines. So if I'm in Turkey, I will stay here forever in Antalya, in this house, in this home, in this building forever. Or if I go to Philippines, of course, I stay in Cotabato, where my city, where my heart belongs is. If you have any questions about how I come here, how you can come to Turkey, what you will do, what documents you need,
you can just contact us or you can contact me. I am always putting my contact info under this video or any video that I have. Please, you can send through email, through WhatsApp, or through Messenger. You can private message me. I will reply to you. Hindi lang po palagi, always, or agad-agad ako nagre-reply. Kasi may trabaho din po ako at sometimes I'm very busy. I'm a working mom. I work 12 hours a day. So, thank you so much sa lahat po ng nanood ng mga bidyong ito. Maraming salamat sa inyo. Sana po wag po kayo magsawang sumubaybay sa ating channel. Maraming salamat po. See you next week! Welcome ko po yung aking new member na si 20 Mother and Child. Maraming salamat po sa iyo at nagpa-member na po kayo dito sa ating channel. At member na for about a year na, member pa rin po sila si Mrs. Sully, si Dinen Mancera. Shoutout ko po lagi si My Boo. Maraming salamat po sa inyo na palagi mong pagsubaybay. Si Jay Ante Court Channel, maraming salamat din po sa iyo. At sa lahat ninyo na lagi po kayong present sa ating live video at sa lagi pong nagko-comment, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo lahat ma-mention kasi maraming salamat po sa inyo.